Welcome po sa Joanne Chatterbox News. Nakakalungkot na balita na ang ating veteranang aktres na si Susan Roses sa edad na 80 ay pumanaw na. Ang veteranang aktres na si Susan Roses, ang reyna ng sinehan ng Pilipinas, ay pumanaw na Biyernes ng umaga. Siya ay 80. Si Susan Roses ay isang veteranang aktres at libalo ng artistang si Fernando Po Jr. ay kilala sa kanyang trabaho. Namatay ang aktres na iniwan ang kanyang mga alaala at legacy. Ang aktres ay isang alamat sa industriya ng paglilibang kasama ng kanyang spirikal 7 taon ng kadalubhasaan. Siya ay namatay kamakailan na iniwan ang kanyang buong pamana. Si Susan Roses, isang Pilipina aktres, ay namatay noong Mayo 20, 2022 sa edad na 80. Na-verify ni Senator Grace Poe ang kanyang pagkamatay. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi alam ang sanhi sa kanyang o ng kanyang pagkamatay. Kasunod ni Susan, lahat ng humahanga sa kanya ay nagsimulang magluksa para sa kanya. Habang inaalala niya ang kanyang mga alaala, siya ay itinuturing na isang kilalang artista na nagtatrabaho sa industriya ng entertainment mula noong 1952. Kamay-kalayan din ay lumabas ang bida ng Queen of Philippine Movies sa FPJ's Ang Probinsyano. Ito po ay isang teleserye habang bumuhos sa Twitter ang kakulangan sa buhay ng tribute sa aktres na natiling pribado ang kanyang mga relasyon. Sana manatiling matatag ang kanyang pamilya, mga kaibigan at lahat ng nagmamalasakit sa kanya sa mga panahong ito ng pagsubok. Naging inspirational at motivating figure si Susan Roses para sa marami sa kanyang mga tagahanga. Isinaad sa tanggapan ni Senator Grace Poe ang pagkamatay ng maalamat na aktres na si Susan Roses. Na gumamit ng social media ang pamangkin ni Susan na si Lawrence Cruz Sonora para ipahayag ang kanyang pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang tiyahin. Sabi ni Lawrence sa Facebook, RIP Mama Inday. Lumaki si Susan sa iba't ibang dialekto, kabilang ang pinagmulang Hudyo, ina ng Pranses na Amerikano at mestisong Espanyol na may lahing Chino. Siya ay ikinasal kay Fernando Po Jr., isang kilalang Pilipino artista hanggang sa kanyang kamatayan. Nagpakasal ang mag-asawa noong 1968 at nanatiling magkasama hanggang sa kanyang kamatayan noong 2004. Siya naman po ay pinakikilala sa kanyang palayaw na daking sa buong mundo ng paglilibang. Noong bata pa si Grace po, isang Pilipina na politiko, negosyante, edukador at pilantropo, ay inampo ng mag-asawa. Ang net worth ni Susan Roses ay hindi ibinunyag ng anumang opisyal na mapagkukunan. Gayunpaman, pinaniniwalaan na siya ay nakakuha ng isang disenting halaga mula sa kanyang matagumpay na karera. Si Roses or si Susan Roses ay nagkaroon ng 70 years na karera bilang isang kilalang ninang sa lokal na industriya ng pelikula. In 1952 po, she made her film debut in the film Mga Bituin ng Kinabukasan. She also appeared in Ang Daigdig Ko Ikaw, Gumising Kamaruha, Patayin Mo sa Sindak si Barbara, and Mano Po. Among other films, Flora, Lola Cup, Espora de Leon from FPJ's Ang Probinsyano was her most recent endeavor. Siya ay isang makabuluhang figura sa kahilingan para sa pagbibitsyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Hunyo 29, 2005. Maraming salamat po, Susan Roses. Mahal namin po kayo. At dito po nagtatapos po ang news na ito. At maraming salamat po sa pakikinig.